Mga bilang. Ang unang census sa Israel. Unang kabanata. Noong unang araw ng ikalawang buwan, ng ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa toldang tipanan sa disyerto ng Sinai. Sabi niya, "Isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel, ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki na may edad 20 taong gulang pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa sensus ng bawat lahi ng Israel. Tutulong sa inyo ang pinuno ng bawat lahi. Ito ang pangalan ng mga taong tutulong sa inyo. Lahi ni Reuben na pinamumunuan ni Elizur na anak ni Sedeur. Lahi ni Simeon na pinamumunuan ni Selumiel na anak ni Zurishaddai. Lahi ni Huda na pinamumunuan ni Nashon na anak ni Aminadab. Lahi ni Isakar na pinamumunuan ni Netanel na anak ni Zuar. Lahi ni Zebulun na pinamumunuan ni Eliab na anak ni Helon. Lahi ni Ephraim na anak ni Jose na pinamumunuan ni Elishama na anak ni Amihud. Lahi ni Manase na anak ni Jose na pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazur. Lahi ni Benjamin na pinamumunuan ni Abida na anak ni Gideoni. Lahi ni Dan na pinamumunuan ni Ahiezer na anak ni Amishadai. Lahi ni Asher na pinamumunuan ni Pagiel na anak ni Okran. Lahi ni Gad na pinamumunuan ni Eliasaph na anak ni Deuel. Lahi ni Naphtali na pinamumunuan ni Ahira na anak ni Enan. Sila ang mga pinuno ng mga lahing pinili mula sa mga mamamayan ng Israel. Kasama ng mga pinunong ito, tinipon nina Moises at Aaron ang lahat ng mga Israelita ng araw ding iyon. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad na 20 taong gulang pataas, ayon sa kanilang lahi at pamilya. Inilista sila ni Moises doon sa disyerto ng Sinai, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang bilang ng mga lalaking may edad 20 pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo na nailista ayon sa kanilang lahi at pamilya. Lahi ni Reuben, ang panganay ni Jacob, ay may bilang na 46,500. Lahi ni Simeon ay may bilang na 59,300. Lahi ni Gad ay may bilang na 45,650. Lahi ni Huda ay may bilang na 74,600. Lahi ni Isakar ay may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun ay may bilang na 57,400. Lahi ni Ephraim na anak ni Jose ay may bilang na 40,500. Lahi ni Manase na anak ni Jose ay may bilang na 32,200. Lahi ni Benjamin ay may bilang na 35,400. Lahi ni Dan ay may bilang na 62,700. Lahi ni Asher ay may bilang na 41,500. Lahi ni Naphtali ay may bilang na 53,400. Sila ang mga lalaking na bilang nina Moises at Aaron at ng 12 pinuno ng Israel. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa kani-kanilang pamilya. Sila ay 20 taong gulang pataas at may kakayahang maging sundalo ng Israel. Ang kabuuang bilang nila ay 603,550. Pero hindi kasama rito ang mga lahi ni Levi. Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, "Huwag ninyong isama ang lahi ni Levi sa census, kasama ng ibang mga Israelita na magsisilbi sa panahon ng labanan. Sa halip, ibigay sa kanila ang responsibilidad na pamahalaan ang tolda na kinalalagyan ng aking mga utos at ng lahat ng kagamitan nito. Sila ang magdadala ng tolda at ng lahat ng kagamitan nito. At kailangang pangalagaan nila ito at magkampo sila sa paligid nito. Kapag lilipat na ang tolda, sila ang magliligpit nito. At kung itatayo naman, sila rin ang magtatayo nito. Ang sinumang gagawa ng ganitong gawain sa tolda na hindi Levita ay papatayin. Magkakampo ang mga Israelita ayon sa bawat lahi nila, at may bandila ang bawat lahi. Pero ang mga Levita ay magkakampo sa paligid ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos, para hindi ako magalit sa mga mamamayan ng Israel.
Ang mga Levita ang responsable sa pangangalaga ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos. Ginawa itong lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.